might be in this world. I just wanted to let you know that I love you, you are beautiful, and just keep smiling. Walang tinatawag na ikapo o 10% na alinsunod. Iyan yung isa kong nadiskobre. Hindi totoo ang 10%. Ako'y nagtataka at nagugulat sa mga tagumpay ng isang relihiyon na nagmula dito sa ating bansang Pilipinas na kung tawagin ng netizen ay Iglesia ni Manalo, Iglesia ni Pulafu, at kung ano-ano pang pinapalit nila sa pangalan ni Kristo sa Iglesia. Parang magmukha lang katawa-tawa. Nagtataka ka rin ba kung ano ang meron sa pangkating pangrelihiyong ito? Tara na mga kaibigan at iyong tapusin ang aking organization review na ito at para mas makilala natin at madagdagan pa ang ating kaalaman sa Iglesia ni Kristo. Opisyal na itinatag ni Felix Manalo ang Iglesia ni Kristo noong July 27, 1914 sa Punta Santa Ana, Manila, kaalinsabay ng unang digmaang pangdaigdig. Ayon sa aking pagsasaliksik ay umaabot na ang nararating ng independent religion na ito sa 157 na mga bansa at teritoryo. Umaabot na rin sa 147 na lahi na walang tumutulong sa kanila tulad ng gobyerno simula't sapul. Ayon pa sa aking pagsasiliksik, ay umaabot na ng humigit kumulang na 7,000 ang kanilang kongregasyon sa buong mundo. Sa pagpapakilala ng INC sa kanilang religious organization ay isa itong Christian religion, hindi denominasyon o hindi sekta ng ibang Christian religion. At si Felix Manalo de Umano ang huling sugo ng Diyos sa mga huling araw na kinatuparan ng mga hula na mula sa banal na kasulatan. Kanilang pinaninindigan na kung kailan nagsimula ang gawain ng iglesia, kung saang lugar at lahat ng sa kanila'y kakalaban ay mapapahiya at papanaw, at ang lahat ng ito ay nakasulat sa banal na kasulatan de Umano. At ayon sa kanila, nakabase ang kanilang doktrina sa Biblia lamang. Walang dagdag, walang kulang. Kung titingnan natin ang konti nila, dahil 8 bilyon ang estimate population ng buong mundo sa kasalukuyan. Kilala ang INC sa naglalakihang mga kapilya nito. Pagtutulungan ng membro nito, 2 beses isang linggo na pagsamba, at ang kanilang kaisahan pagdating sa pagboto. At ang hindi makakalimutan sa kanila, ay ang bawal kumain ng binuguan. Nang namatay ang kanilang kinikilalang sugo na si Felix Manalo noong April 1963, ay nakapagtatag na ito ng Eklesiastiko Distrito na nakalahati ng lahat ng probinsya sa buong Pilipinas. Noong 1968, sa pangunguna ng humaliling tagapamahalang pangkalahatan na si Eranio Manalo, ay matagumpay itong nakapagtatag ng unang 2 lokal sa labas ng Pilipinas, ang Honolulu, Hawaii at ang San Francisco, California, USA. At dito nagsimula ang gawain ng Iglesia ni Kristo sa ibang bansa at nagtuloy-tuloy sa buong panig ng mundo. Sa madaling araw ng bagong milenyo, ang gawain ng Iglesia ay umaabot na sa South America, sa pagkakatatag ng gawain sa Brazil at Peru at nagtuloy-tuloy sa iba't ibang panig ng mundo. Bago namatay si Eranio Manalo noong August 31, 2009 ay sobrang laganap na ang Iglesia ni Kristo sa buong mundo.
At dito na nga humalili ang itatlong tagapamahalang pangkalataan na si Eduardo Manalo. At lalong dumami ang di maitatangging nagagandahan at naglalakihang mga kapilya ng iglesia. Dumami ang mga ministro na pinapadala sa iba't ibang panig ng mundo para sa kanilang gawain. At noong July 21, 2014 ay kanilang pinasinayaan ang pinakamalaking indoor arena sa buong mundo na nasa Bukawi, Bulacan, na kanilang ginamit sa kanilang 100th anibersaryo ng pagkatatatag ng INC mula noong July 27, 1914. Sila rin ang may hawak ng Guinness Record ng largest charity walk. Pangalawa, most hunger relief package distributed in 8 hours. Pangatlo, most shoes donated to charity in 24 hours. Pang-apat, most medical ultrasound in 8 hours. Pang-lima, largest gospel choir. Pang-anim, most people baptized. Pang-pito, longest line of sparkler lit in relay. Pang-walo, largest mixed-use indoor theater. Pang-siyam, largest human sentence. Pang-sapo, largest paying audience to attend a film premiere. At ang huli, largest firework display. Sa mga magagandang katangiang ito ng Iglesia ni Cristo, paghanga at maraming katanungan ang pumapasok sa aking isipan. At kung may nakikita man akong negatibo sa mga individual sa organisasyon nila, ayaw kong magsalito o mag-isip ng masama sa mga bagay na hindi ko naiintindihan. Sapagkat nararamdaman ko at nakikita na hindi lamang nagkataon ang kanilang mga pagtatagumpay, ramdam ko at hindi lamang nagkataon na talagang kasama nila ang tunay na Diyos na buhay. At sa aking pagsasaliksik ay may tatlong grupo ang INC. Una, ang tinatawag nilang binhi mga kabataan ay in INC na pwede na sumamba at hanggang 17 years old. Pangalawa, ang kadiwa, ito ang mga miyembro ng iglesia na wala pang mga asawa. Pangatlo, ang buklod, ito ang mga miyembro ng INC na may asawa na. Sa malalim kong pag-aaral sa Iglesia ni Cristo ay ito ang aking nalaman at hinahangaan na may mga kasamang katanungan. Bakit sobrang bilis ng paglaganap ng INC sa buong mundo na kung ikukumpara natin sa ibang relihiyon, hindi gumamit ng dahas at mas nauna pa silang natatag? Bakit? Pangalawang katanungan ko, bakit ang impluwensya nila sa gobyerno ay ganun na lang kalakas? Na alam naman natin na walang INC na politiko. At kung ikukumpara natin ang dami nila sa buong mundo, ay 0.037% lamang sila. Maria Jose Kualabla sila sa 1%. Bakit ang pangatlong katanungan ko? Bakit ang lakas nila sa kumpanya na pinagtatrabahuan nila? Pang-apat, hindi pala sapilitan ang kanilang pag-aabuloy. Walang tinatawag na ikapo o 10% na alinsunod. Iyan yung isa kong nadiskubre. Hindi totoo ang 10% sa Iglesia ni Cristo.